Magandang araw po sa inyong lahat at sa araw na ito, kakarating ko lamang po from Negros Oriental kaya sa pagbabalik ko pong ito ay akin po tatalakayin yung mga issue na ipinupukol sa akin. Isa na rito yung kasinungalingang ginawa ni Angelito Narvay ng Seventh-day Adventist General Conference kung saan pinapalitaw niya na sa isa sa mga re-uploaded video ko na sinabi doon ni Wilson Manalili na natalo ako ay referring daw yun sa debate namin ni ni Denmar Santiago. Totoo ba talaga na sa na yun ay referring sa debate namin ni Denmar Santiago ang sinabi doon ni Manalili na ako daw ay natalo? Yun ay labas, yun ay re-upload ko from video noong August 30, 2023. Kailan ba nangyari ang debate namin ni Denmar Santiago? So, yan ang ating talakayin sa araw na ito. Kaya, sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na i-upload ko sa channel na ito. Kaya huwag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Ayan po, ipapakita ko po sa inyo yung ginawa na video nitong si Angelito Narvay kung saan ganito po yung nasa kanyang Facebook po. Ayan. Ayan. Ang nasa kanyang Facebook ay ganito ang nakalagay. Oh. Si FD mismo na si Manalili ay nag-confirm na talo talaga si Jano sa debate versus SDA. Ana tanong ni Jando, no? Tanong ni Jando ay saan daw ayan oh. Ayun. Oh, itong comment debate ko doon kay ano. Magko-comment siya, natalo ka. Wala kang ano, walang hiya ka, natalo ka, ganun. Ayun. So ito yung video na pinagkuhanan ni Angelito Narvay kung saan tinutukoy daw dito ni Melchor Manalili ang pagkatalo ko daw, ha? Ang pagkatalo ko daw sa debate namin ni Denmar Santiago. Ay ang tanong, kailan ba nangyari ang video na ito? Yan ang malaking tanong dyan. Kailan ba nangyari ang video na yan? So ating tingnan ngayon, yung ating August 30 episode. Tingnan ninyo ha, pakita ko sa inyo ha. August 30 episode ng Punto por Punto. Yan, ating hanapin dito yung August 30 episode para makita natin na itong si Angelito Narvay very desperado na talaga na kahit pagsisinungaling papatusin. Ha? Papatusin. Kahit pagsisinungaling papatusin para lang may ikapang asar. Naku, ikaka-impyerno mo yan Angelito pag hindi mo yan tinigil. Oh, tingnan nyo ha, hanapin natin yung ano, yung August 30. Kailan ba nangyari yung aming debate ni Denmar Santiago? Hindi ba nangyari yun sa ano, sa February? Eto, tingnan ninyo, August 30, 2023. Hanapin natin para talagang makita natin yung pinagkuhanan ko saan ko kinuha yon. Kasi ginagamit yun ni Angelito Narvay para ipalitaw na sinabi doon ni Manalili doon sa debate namin ni Denmar Santiago na talo daw ako doon. Ayon sa video yung in-upload ko doon. Naninyo ha? Ating hanapin yung August 30. Eh, hindi ko i-stop yung video para talagang makita actual yung nasa video talaga mismo. August 30. Malapit na tayo. Para makita natin. August, doon ko kinuha yung ano eh, yung naturang video. Ito, ang pandaraya, ito ay episode punto por punto, August 30, 2023. Kanino kayang debate ang tinutukoy ni Mitch Manalili doon kung saan inaasar niya ako na ako daw ay natalo? Yun ba ay isa debate namin ni Denmar Santiago? August 30, 2023. Buksan natin to. Yan. Saan natin ito ha? Ating imugin ito. Katulad ninyo yung amin.
Yun na po, naway gabayan tayo ng banal na espiritu ngayong gabing ito. Diba, Christian denomination? Paano aroin natin ito? Kasi yung mga Baptist na kilala niya, galing yun. Ito, move natin. Paul? Nasa ano ito? Ay, ating i-move dito sa... Santos! Brothers, yan one hour. Inyo, ang mga nagkakasala sa inyo. Kapag hindi ka nagpatawad, no? Yes. Andre, ano yung ang kakayahan para pag sinabi sa it is not in accordance with reality. Inabi dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama or isa Gis bro, paano po ba nagsimula ang letra po letra na tanong? Sino lang nakakalam nun? Authorities to mediate. Let us all heed to this call because we are dealing... Oh, possibly si God kasi gumagawa naman... Ito na. Maraming beses na siyang gumawa ng paraan para iligtas ang tao. No? In his own ways, meron naman din na fallen angels na gumagawa rin naman ng kabutihan para na, lalo na sa mga albularyo, para bumalik sa albularyo, no? Nagpapagaling ng karamdaman, bumubuhay ng patay... So, only God knows, kapatid, no? Hindi natin masyado may ano yan dahil spiritual warfare. Lili, nagsugamper na... Talagang yan, ito kapatid. Ito, panawin nyo, ha? Ilan ninyo? Dahil bata. Episode, August 30, 2023. Dito ko kinuha yung video na nire-upload ko kung saan nag-react si Manalili at pinalitaw ni Angelito Narbay ng SDA na ang tinutukoy daw ni Manalili sa naturang komentaryo ay yung debate namin ni Dilmer Santiago. Desperado na ang mga sabading-sabading-ding ngayon, no? Tignan nyo, ha? Ang tumulong sa kanya, ang evil ba o si God ba? So, posibleng both, no? Posibleng si God, posibleng sa ano, dahil ang Diyos lang nakakalam nun, kapatid, spiritual yun, eh. Hindi natin tunay na malalaman talaga unless maimbestiga yan kung sino talaga yon. So, yun ang may isasagot natin, no? Possibly both, kung sino, possibly si God, kasi gumagawa naman minsan, maraming beses na siyang gumawa ng paraan para iligtas ang tao, no? In his own ways, meron naman din na fallen angels na gumagawa rin naman ng kabutihan para na, lalo na sa mga albularyo, para bumalik sa albularyo, no? Issue about God died, let us make it clear from its context. To halt from discussing the issue and no implication whatever that one party yields to the other or vice versa. Sending messages in any form which solicits or implies otherwise is a bluff and it does not conform with the order agreed upon. An authentic ceasefire is a temporary suspension of fight about the issue in order to give a space of time for meditation and waiting for a proper time from the church authorities to mediate. Let us all heed to this call because we are dealing such teaching of the church with connotation unacceptable from both party. May God bless us all. Ang sabi to ni Ramini Batang Bronze, comment na ni niya bro sa post bro Adam Amper nga mag ceasefire na. Niya sa ubos ang comment ni Melchor Manalili, nagsugnod o kagubot. So si Melchor Manalili daw, nagsisindi na naman ng kaguluhan. Nagsisimula ng kaguluhan. Wala namang gugo kabasa o mga post na ani ni Melchor bro kay ako nag-i-unfollow. So ito yung ano ni Melchor Manalili. Yan. Nagsisindi ng away. Sabi ni Melchor Manalili, Ngoho Elver, siya dapat ang ini-exercise dahil paritis talaga yan. Magaling magtago pag sa harap ng tao, pero pag talikod yan, alagad yon ang kadiliman. Si Father Darwin ang tinutukoy dito ni Melchor Manalili, na alagad ng kadiliman. Oh. Sabi niya, Ramini Batang Bronze, baka di mo alam, mga kawalang iyang ginawa sa akin yan, idol mong si Patites. Hanggang ngayon, di yan humihingi ng sorry sa akin. O, sabi ni Mircea Manalili,
Pero siya yung ano eh, may kasalanan dito. Alam ko buong istorya nito. Carlo Gallardo, wala kay nasayod nga grabe ang pandaot sa ako ng Paretes na yan. Black pa nga niya ako sa FB. Binunlock siya dahil ng aasar. Nagsisindi ng gulo, kaya siya binlock. Oh, yan ah. No? Sabi ko nito. Sino si Carlo Gallardo? Wala kay nasayod. Okay. Huh? Okay. Nakasayin na kayo sa Paretes na yan. Black pa nga. Wait. Okay. Akala mo si Carlo Gallardo. Oh, si Melchor Manalili nagsabi daw kay Carlo Gallardo. So binlock daw siya. Ba't siya binlock? Kasi walang ibang ginagawa kundi ang manggulo. Kahit na halimbawa yung sa akin, hindi ko naman siya binlock noong una. Hindi ko naman siya binlock si Melchor Manalili noong una eh. Ang problema lang kasi kay Manalili, comment ng comment, debate ko doon kay ano, magko-comment siya, natalo ka, wala kang walang hiya ka, natalo ka, ganun. Sana ko natalo, mukhang hindi na marunong ano ng tema to. Walang ibang ginawa si Manalili, pero na lang atake. Pag may kadebate ako, kahit na ako yung klarong nanalo, dahil hindi nag-iba yung tema, ang chat niya sa akin, nako, napahiya ka doon, talong-talo ka, Sino bang magugusto na siya? Ipagpatuloy yung kanyang mga chat na hindi naman maganda. So binlock ko na lang. Ngayon, ang nagpaparamdam na naman ulit si Melchor Manalili na siya daw yung inapi. Pero totoo, hindi naman siya inapi ni Father Darwin. Hindi yan inapi ni Father Darwin. Gusto pa nga niya na Father Darwin na magpatuloy kami, pero siya talaga yung kusang kumalas. Ayaw niya yung evaluation. Ayan, nakita niyo? Anong petsa? August 30, 2023. Ngayon, yung pinos ni Angelito Narbay, Narbay tayo dito, Narbay yan, Bisaya yan eh. Angelito Narbay, ang kinokomentaryohan daw ni Melchor Manalili daw dyan ay ang debate namin ni Denmar Santiago. Ha? Debate daw namin ni Denmar Santiago ang tinutukoy daw ni ni Melchor Manalili. Pero hindi. Hindi yung debate namin ni Denmar ang tinutukoy dyan, kasi nangyari yung video na yan August 30, 2023. Yung debate namin ni Denmar nangyari yung 2024. Paano mangyayari na debate namin ni Denmar ang tinutukoy dyan ayon sa post ni Angelito Narbay? Yan ay isang palatandaan na itong si Angelito Narbay. Kasi itong Angelito Narbay ng Seventh-day Adventist Church ay masyado ng desperado. Desperado na talaga siya masyado. Para lang ipakitang nabutata nila ako. Pero ang totoo, bugbug sarado. Si Melchor Manalili sa mga kadibati niya doon, at bugbug sarado rin itong si Angelito Narbay nung nagkatalakayan kaming dalawa. Kinawawa ko si Angelito Narbay sa aming talakayan. Inawawa ko. Eh ayun, para makaganti, makalabas ng sama ng loob, nag-a-upload ng video, ini-edit at iniiba ang sentido. Oh. Angelito Narbay, ganyan ka na ka ba talaga kas desperado para magsinungaling sa mga tao? Pinapalitaw mo na ang tinutukoy ni Melchor Manalili doon sa in-upload kong video ay ang debate namin ng dalawa ni Denmar Santiago. Ang layo naman noon ng Hilito. Tingnan niyo ha, August 30, 2023. Re-uploaded 'yun eh. Ha? Diyan ko kinuha yung video eh. Ni-re-upload ko lang. Tapos ipapalitaw ng sabadistang sinungaling na si Angelito. Hindi bagay ang pangalan sa iyo. Pangalan, anghel, ikaw, demonyo. Ha? Hindi nararapat ng pangalan sa iyo, Angelito. Ang dapat itawag sa iyo,
Ay, nako, iba. Yung tutugma sa ugali mo. Iba ang video ang tinutukoy, iba ang ipinalilitaw mo. Oh. Diyan ko yung marami pa mga video na isinend sa akin na nung ako ay nasa Negros, sunod-sunod yung mga video nilang nilabas. Oh, isa-isahin ko 'yon. Dahil ako'y nakabalik na. At ipapaalala ko pala mamayang gabi, wala ako sa punto por punto. Yun ay reason na may talk si Father Darwin. Ako yung nakuha na cameraman. So absent ako mamayang gabi sa punto por punto. Malamang sina ano lang mag-handle dyan, Brother Junry at Edna, Brother Angel Santos, Brother Wendell, if andyan, Brother Tata, if andyan. Wala akong mamayang gabi ha, papaalala ko lang yan sa inyo. So yun ang ibig kong sabihin. Masyado lang disperado talaga itong si Anghelito. Magsinungaling na talaga. Sino nga ang ama ng kasinungalingan ng Anghelito? Hindi ba ang demonyo? Eh ba't mo ginagawa ang kanyang gusto? Pinapalito mo sa video na debate namin ni Denmar Santiago ang binabanatan ni Manalili nang sabihin niyang natalo daw ako. E nangyari ang video August 30, 2023. Ang debate namin ni Denmar nangyari February 2024. Ganyan ka na ba talaga kadesperado magsinungaling? Sige, magsinungaling ka pa ang Anghelito. At napapansin ko, the more nabubuking ang kasinungalingan nyo, patuloy pa rin kayong nagsisinungaling. Ganyan na ba talaga kayo kamanhid? Ha? Ganyan na ba talaga kayo kamanhid? Na kahit na alam nyong mali, ginagawa pa rin ninyo. Nabasa nyo ba sinasabi doon sa Hebreo 10:26? Anghelito, nabasa mo na ba yung sinasabi sa Hebreo 10:26? Na ang sinasabi, kung ikaw ay nakakaalam na mali ang iyong ginagawa, ay ginagawa mo pa rin. Nako, paano yan? Wala kayo kumpisal. Kami, meron kami kumpisal eh. Ay, wala kayo kumpisal eh. Sino magsa-channel para sa inyo? Nako, Anghelito, kawawa ka dyan. Kawawa ka talaga, Anghelito. Wala na kayong kumpisal, sinasadya mo pa talaga. No? Talaga sinasadya mo pa. Nako, pasalamat ay mga Katoliko, meron tayong kumpisal. Sila, wala silang kumpisal. Pero malakas pa rin ang loob nila na magsinungaling sa harap ng maraming tao. Ipalitaw ba naman na debate daw namin ni Denmar Santiago kung tinutukoy ni Manalili doon? Eh, ang video kinuha ko sa August 30, 2023. Doon ko kinuha ang video. Nire-upload ko lang. Tapos pinalitaw niya na ang debate daw namin ni Denmar Santiago kung tinutukoy daw dito. Ay, masyado ka nang desperado, Anghelito. Ayan, isa-isa natin yung mga ano, yung mga nagsikalat na mga video nung ako'y nasa Negros. Iisa-isahin natin yan dito lamang sa Straight to the Point. Abangan nyo po ang mga next episode ko po dito sa channel na ito. Kaya please po don't forget to hit the subscribe button sa mga bago po sa amin channel. And i-click nyo po yung notification bell para maging notified kayo. Pag ako nag-live, pag ako ay nag-upload, magiging notified kayo kaagad. No? Thank you po. 195,000 subscribers na po tayo sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo lahat sa mga sumubaybay. And then yung sacramental blessing pala ni Father Darwin, siguro ang next sacramental blessing ngayong Thursday 1 PM. Wala kaming lakad ng Thursday 1 PM eh, kasi gabi pa yung mga lakad namin. So alam mo, makapag live ako ng sacramental blessing. Okay, so maraming salamat po at kita-kiss mo tayo ulit. Mamayang gabi, wala ako ha, punto por punto. Pero nandiyan si Junre, may live naman. Note pa rin kayo. Dahil baka mamayang gabi, pumasok yung born again na gusto magipagtala kayan sa akin. Kaso, wala ako. Baka ibigay ko na lang kina Junre yun. Okay, maraming salamat po. And, bye-bye.